Ngayong araw po na to ay magpapabakuna na ako kontra sa COVID-19. So, ito, kahit maraming tao, mabilis lang yung procedure, mabilis lang yung bakunahan. Kaya, hindi rin kami nainip. Saglit lang din naman yan. So, idol, today is July 23, 2021, exactly one day ago nung ako ay nagpa-vaccine, or day one na umiikot na sa sirkulasyon ko itong COVID-19 vaccine na tinurok sa akin yesterday. Sorry if medyo hindi maayos yung setup natin, like yung ilaw, then may ingay konti kasi gusto ko lang siya maging quick setup and quick vlog para makapag-update ako sa inyo. And sorry kung hindi na nakagawa ng vlogs after that vaccination thing kahapon. Kahapon yun is July 22. So, alam ko yung karamihan sa inyo kaya umabot dito sa punto na to dahil may mga bagay pa kayo na gustong malaman, or baka trip nyo lang talaga akong panoorin habang nagbo-vlog. So, ayun. Bali, ang ibibigay kong update sa inyo ay ano nga ba yung mga naramdaman ko nung tinurukan ako ng vaccine, and exactly one day ngayon, ano yung mga experiences ko, meron ba akong naramdaman mga side effects. Pero alam ko kung nakapollow kayo sa Facebook account ko or sa mga social media accounts ko, nag-update ako doon ano yung mga nararamdaman ko. But dito, i-explain ko siya sa inyo ng mas mahinahon or mas maayos. After the vaccination, mga idol, nung nandun kami sa holding area or observation area, first 15 to 30 minutes after the vaccination, wala naman akong naramdaman ng any side effects ng mga time na yun. Sobrang saya ko lang dahil, syempre, naturukan na ako ng COVID-19 vaccine and advanced na akong mag-isip, like, ano yung mga gagawin ko after na talagang maging okay na yung bakuna sa katawan ko, ano na yung mga sisimulan natin. Kasi unti-unti, babalik na tayo nun sa dating normal, or baka new normal, pero may apply natin yung mga ginagawa natin before. So, yun. First 30 minutes after the vaccination, wala po akong naramdaman na kahit na ano. Sadyang masaya lang ako ng mga time na yun. And kung nakita niyo naman sa vlog, di ba, nakapag-picture-picture pa kami. And, ayun, talagang masaya and fulfilling yung pakiramdam ng mga time na yun. After 1 hour ng vaccination, approximately 30 minutes to 1 hour after ng aking vaccination, meron akong naramdaman habang pauwi kami sa biyahe. Dalawa. So, yung una ay yung muscle cramps sa kaliwang hita ko, and pangalawa is yung sudden change ng pakiramdam ko from sobrang bigat sa sobrang gaan. The moment na nag-shoot ako na itong vlog na itong mga idol, magaan yung pakiramdam ko. So, pag sinabi kong magaan is parang okay ako, wala akong nararamdaman, and alive ako. parang gusto ko magtrabaho, ganyan. Pero on the other side, pag biglang bumaliktad yung pakiramdam ko, parang ang bigat-bigat ng katawan ko, hindi ako makakilos. And nagsimula na siya 1 hour after the vaccination. Pero hindi naman siya ganun katindi kasi parang minimal lang na gaan, minimal na bigat lang. Then, yun, yung muscle cramps sa left na hita ko. Noong una, iniisip ko kasi baka pagod lang kasi nag-commute. Pero hindi siya yung normal na muscle cramps na nararamdaman ko sa gabi or kapag nangangalay ako. So, in-associate ko na siya doon sa tinatawag nating side effect doon sa vaccine. Yung dalawa pang naramdaman namin is pagod and gutom dahil alam naman natin sa Pilipinas, sobrang hirap mag-commute. And, ayun, siguro hindi ko naman ma-associate yung pagod at gutom doon sa side effect ng vaccine kasi alam kong pag bumabiyahe talaga tayo, normally pagod at gutom tayo, diba?
So, pag-uwi namin kagabi, wala naman kaming nararamdaman na anything. Talagang nag-aasaran pa kami na okay pa ako, nakaka-ano pa ako, nakakalakad pa ako, nakaka-kain pa kami ng marami. So, wala. After mga 2 hours siguro yun, after the vaccination, medyo nararamdaman ko lang konti yung muscle cramp dito sa kaliwang hita ko. And then, nung mga magagabi na, medyo naramdaman ko naman siya sa kanang pa ako, sa mga daliri. So, hindi ko siya ma-stretch, hindi ko siya ma-curve or ma-bend. Kaya, ayun, sabi ko, baka ito na yung side effect niya. Pero, yun lang yung ina-expect kong magiging side effect ko. Kasi, yun lang yung naramdaman ko kahapon. Pero, ibang usapan yung dumating yung ngayong araw na to, like, lahat ata ng ina-expect na side effect na ramdaman ko. Like, sinat, headache, yung bigat ng katawan, ang bigat ng side kung saan ako binaccinate. And, hindi normal yung pakiramdam ko nung umaga. Actually, hanggang kaninang hapon. Kaya, ginawa ko ngayong araw is puro kain tulog lang, inom ng gamot, kain tulog, vitamins, kain tulog. Yun yung ginawa ko lang ngayong araw. Ngayong time na to na nagtitake ako ng video, medyo mas magana yung pakiramdam ko. Pero after this video, after this vlog, baka matulog na kagad ako direkta kasi medyo nakakapagod yung ganitong para sa akin ngayon. So baka epekto rin yung side effect ng vaccine. Yung tinuro kasi sa akin is hindi ko pa pangalanan, pero sa description niya kasi, isa lang siyang ganun. So, yung vaccine ko po kasi is one dose shot lang. So, isang shot lang po siya, and expected ko talaga na merong side effect. Pero hindi ko ina-expect na ganun katindi yung side effect niya. Like, grabe. Pero mga idol, hindi ko po kayo tinatakot about the injection, about the syringe or anything. Itong vlog na to is gusto ko talaga i-promote sa inyong lahat. I-push kayo na kung merong chance na magpa-vaccine, eto na yon. Kung namihingi ka ng sign kay Lord at napadpad ka rito sa channel na to, eto na yung sign na yon. Ako na mismo magkukumbinsi sa'yo na magpa-vaccine ka na now na. Charot. Mag-register ka muna ngayon sa iyong LGU or kung saan ka pwede makakuha ng mabilis ng vaccine. Especially if you are in a priority list of the government. Pero kung hindi, magparehistro ka lang, hintayin mo lang yung tawag, hintayin mo lang yung panahon mo na mabakunahan ka. Pero, pagpaalala ko rin po sa lahat, kahit vaccinated tayong lahat, sumunod pa rin po tayo sa health protocols. Hindi excuse na dahil vaccinated tayo, protektodo na tayo, bakunado na tayo is okay na. Sabi nga doon sa observation area and sa mga nababasa at napapanood ko sa balita, pwede pa rin po tayo maging carrier ng COVID-19. Pwede pa rin po tayong mag-positive sa COVID-19 pero less na yung mga malalalang sitwasyon. Pero pwede pa rin tayo mag-positive and pwede tayong makahawa. So, gawin pa rin natin yung best natin to follow the protocol. Dahil ang iniingatan naman natin dito ay yung sarili natin at mamamahal natin sa buhay. So, this is my COVID-19 vaccine journey, mga idol. Sana meron kayong natutunan kahit ganitong klaseng vlog pa lang yung kaya kong i-push. Pero huwag kayong mag-alala dahil nabakunahan na tayo and baka posible na makagawa na tayo ng mga bagay na gusto natin gawin since 2019 or yung mga plano na naudlot noong 2019 and 2020, baka magawa na natin this time na bakunado na tayo. But syempre, alerto pa rin tayo sa balita because may bagong variant and so on and so forth. So, importante pa rin na mag-ingat tayong lahat kahit bakunado tayo or hindi. Lalo na yung hindi, kailangan yung mag-ingat. So, this is Dominic Palma Sinto. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa aking COVID-19 journey. I keep updated. I-update ko po kayo kung ano yung mga nangyari sa akin sa mga susunod na araw. And gusto ko lang sabihin, mga idol, na this time na vaccinated tayo. And itong panahon na to na nararamdaman ko na yung hype na gusto ko nang gumawa ng ganito, ganyan. Kasi
possible, pwede na tayong lumabas because we are vaccinated. Eh, magawa na natin yung mga bagay na gusto nating gawin. And sa mga panahon na to, nakapag-decide na ako na magbabalik na ako sa YouTube, sa pag-vlog. So, approximately, baka 1 month after, tsaka nyo palang mapanood to, pero itong time na to, dito ko na napagpasya na unti-unti na ako babalik sa vlogging and titingnan natin kung ano yung mga magagawa natin or yung mga natabi nating mga vlogs dyan sa gilid, sa Gedley. Medyo mahaba itong vlog, sana napanood nyo hanggang dulo kasi 10 minutes na itong part lang na to. So, this is Doms signing up pang idol. Bakunado na ako, protektodo na ako. Sana kayo rin. Magkita-kita tayo soon. Sana, this year. Makagawa na tayo ng mga bagay na gusto natin gawin, makapag-bonding na tayo and all of that. So, signing off, kita-kita tayo sa susunod na video content or makita-kita tayo susunod soon. Babush! Keep safe! Magpabakuna tayo mga idol!